Hello guys, this is Leia Boycay from Leia Boycay Channel. Kumusta po ang lahat sa inyo? Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Lalo na po yung mga kababayan ko na nasa malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito ay gawin nyo upang sabik na bumalik siya sa'yo at mahalin ka na ng totoo. Kung dati ay nararamdaman mo, nagluloko lang or niluloko ka lang or hindi mo talaga maramdaman na mahal ka niya. And yet, lumayo pa. So, ito ang ritual na ibabahagi ko sa inyo para sa inyong suliranin na kahalintulad nitong ibabahagi ko sa inyo. But before that, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay para lamang po doon sa mga bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Kung ayaw nyo po ang videong ito, ay pwede po kayong maghanap ng ibang videos na inyong panunuorin at paniniwalaan. In short, wala po itong sapilitan. So, wag na natin patagalin. Ang ating gagamitin ay kumuha lamang kayo ng garapon. Kahit po plastic ay pwede, basta clear lang siya. And kumuha kayo ng isang bulak lang, ipalunpon nyo lang yan or bilugin nyo. Palunpon ba yun? Bisaya. Isang dahon ng laurel, kahit po yan may sira ay pwede. Isang papel na ganito, gupitin nyo na yan, na ganito lang kalaki. And maganda kayo ng kahit anong klase po ng oil ay pwede. Kahit anong klase ng oil ay pwede. Ito, ang ritual na ito ay para po doon sa mga may problema sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi mo maramdaman na mahal ka or hindi mo talaga siya ma-feel. Ano ba? May kulang. And aside from that, ay lumayo pa siya. Humiwalay or saan nagpunta or hindi mo alam kung ano ang nangyari, bakit ganoon ang naging kahinatnan ng inyong relasyon, lalo na doon sa mga malalayo or doon sa mga OFW. May kasintahan kayo sa atin, nasa malayo kayo, or yung asawa nyo naiwan sa atin sa Pilipinas, and nagtatrabaho tayo, and bigla natin nalaman nagluko na, or may kinagigiliwan ng iba. Doon sa magkasintahan, ganun din. So, ito po ang para sa inyo. Ang ating gagamitin, uulitin ko po, isang garapon, isang dahon ng laurel, isang bulak, bilugin nyo na yan, isang papel, kahit anong kulay po yan, at kahit anong klaseng panulat ay pwede po yan. And kahit anong klase ng oil ay pwede po yan. And ano ang ating gagawin? Ang papel ay isulat mo ang kanyang buong pangalan. Hindi pwede yung palayaw, ang totoong pangalan niya. Kahit wala ng middle name, pangalan at apelyido ay pwede. Pagkatapos ay ihulog po yan. And then ito namang dahon ng laurel, isulat mo ang initial ng pangalan niya lang. And then ihulog mo din siya dito. And ang bulak, ang simbolo nito ay sa kanyang pagbalik or pagkakaunawaan niyong muli ay maging magaan ang lahat sa inyong dalawa. Ihulog niyo yan at patakan niyo ng isang beses lang ng kahit anong klaseng oil. Ako pinaka-favorite kong gamitin ito kasi tuwing araw sa araw-araw mong gagawin ito sa loob ng 7 beses, maaamoy mo, aywan ko, gustong-gusto ko ang amoy nito. So siguro alam niyo na kung ano ito, hindi ko pwede siyang ipakita. So isang beses lang na patak, ha? Isang beses lang and okay na yan siya. And after that,
Ito ang inyong gagawin, manood, makinig at ayon sa pagkakasunod-sunod na gagawin at mga ginamit ay inyong susundin upang ang inyong suliranin or problemang pag-ibig, lalo na magdi-December, yung mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mga mahal sa buhay, ito ay para sa inyo. So ano ba ang ating gagawin? Tayo ay magdasal, sign of cross, and magdasal tayo kahit yung Our Father, Hail Mary, and Glory Be. Kung tatlong beses nyong ulitin yan, dahil sa isang araw, ito ay isang beses nyo lang gagawin. Unang-una ay mag-sign of cross kayo and sambitin nyo ang panalangin natin, Our Father, Glory Be, Hail Mary, and Glory Be. So kung hindi nyo yan memorize, madaling mag-screenshot niyan sa Facebook, lumalabas yan, or search nyo. Of course, meaning ko sometimes, minsan ay hindi na natin nakakalimutan natin ang pasunod-sunod niyan. And tatlong beses mo yan na ulitin sa isang araw na paggawa mo nitong ritual. And after mong magdasal, ay babanggitin mo ang iyong healing na upang maayos, mabuo, at sabik na bumalik siya sa'yo. At mahalin ka na ng totoo at ipaubaya niya na ang lahat ng kanyang pagmamahal sa'yo at maayos ang inyong samahan at relasyon, lalo na kung magkalayo kayo. So, araw-araw nyo lang gagawin. After nyo magawa sa isang araw, itabi nyo lang ito na sana ay walang makialam at hindi mapakialaman talaga. So, ilagay nyo lang ito sa isang lugar or sa kwarto nyo. Siguro private is kayo lang ang nasa room, so doon nyo lang ito ilagay sa kwarto. And kinabukasan, ganun uli ang inyong gagawin. Sa araw-araw, ganun at ganun ang inyong gagawin. Sign of cross, magdasal, at ang lahat ng inyong kagustuhang hiling ay banggitin nyo na parabang nandyan siya sa harapan mo. Huwag kalimutan na banggitin nyo pala ang kanyang pangalan sa umpisa ng pagbanggit ng inyong kahilingan. And sana ay maging seryoso kayo. Huwag nyong gawing laro-laro lamang ito para larong ito upang maging seryoso naman ang kinalabasan ng inyong ritual na ginagawa. So, of course, kasama ng panalangin sa Diyos, taimtim nyong gawin yung talagang nasa puso nyo upang isa sa bukod sa humihiling tayo ay ilapit din natin ang ating sarili sa Kanya, sa Panginoon. Dahil kung Siya'y bumalik sa inyo, akayin mo Siya sa pang-araw-araw niyong buhay na isintro ang inyong relasyon sa ngalan ng Panginoon upang maging matatag ang lahat ng samahan. Ayan. And pagkatapos ng 7 araw, walang oras po ito kung araw nyong gagawin. Kahit anong oras ay pwede. Kung gabi naman, wala kayong time sa araw, sa gabi, mas maganda yung bago kayo matulog. And yung kahilingan nyo, para bang kinakausap nyo na nandyan siya sa harapan nyo. So, ganun ang gawin nyo, banggitin nyo yung pangalan niya. So, after ng 7 days, ano ba ang gagawin nyo dito sa ating kagamitan na ginamit? And kukunin mo lang siyang 3 yan and ganunin mo. And bago mo ibuka, maghanap ka ng lugar na pwede mo siyang ilagay doon. Na hindi siya mapakialaman, wag na wag mong ibabaon, kundi ilagay mo lang kahit sa labas ng bahay. Ilagay mo na ganito,
ibuklat mo ang kamay mo, hindi siya patapon na paglagay. Pwede po yan kahit sa puno ng halaman, wag lang siyang ibabaon. Pwede sa loob ng bahay, kahit sa ibabaw ng aparador, ibuklat mo doon sama-sama silang tatlo. So hayaan mo na lang siya doon sa ibabaw ng aparador, sa dingding nyo. Kahit yung sa bubong, di ba may bubong pa naman ngayon na anahaw, or yung dahon ng nyog, ginagawang bubong, pwede po yan doon. Or kahit sa mga may singit-singit sa loob ng bahay, ay pwede po nyong ilagay pagkatapos ng 7 araw. And after nyong magawa ito, ay panatilihin nyong maging normal pa rin ang inyong sarili. Huwag nyong pakaisipin yung ritual na inyong ginawa at dalhin nyo ng magaan sa iyong sarili anuman ang problema na dala-dala mo sa inyong buhay pag-ibig. Buhay pag mag-asawa man yan, pag-ibig, basta lahat ay tukoy na sa ritual na ibinahagi ko sa inyo. Sana ay makatulong sa inyo at hangad ko ang kaayusan ng inyong relasyon sa pamamagitan ng paglapit ng inyong kalooban sa ating Panginoon ay magiging madali ang lahat para sa katuparan ng inyong hiling. Maraming salamat po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na medyo matagal ako bago nakapagbahagi sa inyong muli ng ritual. At kung may katanungan kayong muli, ay mag-komento lang po sa baba ng aking videos. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at susuportang muli sa aking mga ibabahagi sa inyong problemang merong kaakibat na solusyon. Ika nga, kung binigyan tayo ng problema, may kaakibat na solusyon yan. At kaya natin yan. Mga kapwa ko nasa malayo sa pamilya, tandaan, through sa pamamagitan ng Panginoon, kung may problema tayo, huwag tayong mag-isip ng negative, bagkos ay kumapit tayo sa Kanya. Kayang-kaya nyo yan at kaya natin yung problema. May suliranin po yan, tandaan nyo. Maraming salamat po muli. And this is Lea Buikay from Lea Buikay Channel. Thanks again and mabuhay!